So, basketball vlog muna tayo. Yung Northport na marami nagsasabi Ginebra 2.0 is pumalag dun sa Bay Area Dragons. Isa lang ang lamang. So, and siguro kasi na-scout na no? Nauna na yung Blackwater, so nakapaghanda yung Northport. Ang kaibahan lang is merong steady presence sa ilalim si Prince Ibe na nasa Northport. May steady presence yung kumpara mo dun sa import ng Blackwater na hindi makapalag dun sa malalaking tao ng ano. Steady to si Ibe sa depensa, kaya medyo nakapalag yung Northport. And siyempre, scoring ni Arvin Tolentino, ni Roy Sumang, Jeff Chan, at siyempre ni Robert Bolick. So, yun na lang yun. Doon mo makikita na kahit yun na sinasabi ko, kahit mataas yung level ng PBA player, mataas yung skill level, mataas din yung level ng international team na Bay Area. So, unti-unti na tayong na-expose dun sa mga ganon. Na sana makatulong din sa Gilas. Well, hindi ko na anuin yung crowd na mas marami pa yung mobs kesa sa PBA. Kasi alam naman natin kung bakit medyo nilalangaw yung PBA ngayon. And hindi pa naglalaro yung Ginebra, tsaka yung San Miguel, pati yung Magnolia. Okay? Hindi pa naglalaro yun. So, dun malalaman kung talagang nilalangaw nga. Ilan yung kasi yung import ng Blackwater, hindi siya defensive presence. Hindi siya kagaya ni Prince Ibe. And na-scout na kasi yun dahil nauna na yung Blackwater. So, na-scout na ng Northport yun. Pero talagang yung skill level nitong Bay Area Dragons na kapilayan pa yung isa nilang player na inaasahan din nila, talagang makikita mo kung gano'n na ka-organisado yung team na yun. Kahit sabi mo, iniskuran sila ni Robert Bolick and ni Arvin Tolentino, parehong double figures yun, plus si Ibe pa as yung steady defensive presence. Dapat, kung gano'n ang iniscore ng mga player, usually dapat panalo na Northport, pero iba yung Bay Area Dragons. So makikita yung angat ng level ng international team sa PBA team. So yun na yun. Yun na nagpapatunay na meron pa tayong kulang. Kahit mataas na yung level natin kasi pinapatunayan yun ng Northport kasi yung Northport sumabay. Pero hindi sila nanalo. So ibig sabihin, may kulang pa rin. Okay, mataas na yung skill level ng PBA. Pinapakita nung laro ng Northport. Sa ipinakita ng Northport, kaya nang sumabay. Kaso, agay sa international competition sa Gilas, nakakasabay tayo, pero pag ganun kalakas, hindi tayo mananalo. Okay? Yun na nagpapatunay doon na pwede tayong sumabay, but at the end of the game, hindi tayo mananalo dahil mas superb yung skill level nila. And kagaya nun, yung miles, yung 41, halos 50 yung nilaro nung nakaraan, na-contain nila yon. Nung fourth quarter lang medyo naka-opensa ng maganda. So, yun yung magandang ginawa ng Northport. Pero yun pa rin ang pumatay sa kanila dahil buzzer beater, kaya isa lang ang lamang. Buzzer beater na 3 points siya. So, yun yung level ng skill level ng PBA players sa skill level ng mga international teams is medyo may konti pa, may agwat pa na malaki. So yun yung sinasabi na mataas yung level ng PBA kasi dito sa Pilipinas yun. Pero how about comparing it to international teams? Di ba? So, kay Commissioner Willie Marshall, sana pag may import-laden conference po, request ko lang po to, pag may import-laden conference po tayo, dapat po may guest team na isang guest team na ano for both Commissioner's Cup and Governor's Cup. Kasi magandang training po yan. Kasi
kagaya niyan, pag hindi ka nakarating ng finals, hindi ka naging champion o naging runner-up, hindi mo makakalaban yung kalaban ng East Asia Super League na team. Hindi mo makakalaban yun. So, dun pa lang, medyo hindi na tayo nakakahabol sa competition ko. Yun lang po ang opinion ko. Hindi po tayo nakakahabol sa competition. Ang nakakahabol lang po, eh, syempre, yung mga nagcha-champion at saka yung nag-ano, kasi sila yung lagi nag-ano. Pero dapat po, bigyan nyo rin ng chance ang makapag-compete against the international team, yung ibang mga teams. At saka po, i-resolve nyo yung alam nyo na, kaya nawawala yung crowd. Pero hindi pa naman San Miguel, Ginebra at Magnolia yon. Hindi pa naman TNT. Hindi pa TNT yung naglalaro. Hindi pa yung Meralco na alam natin na maraming fans. Hindi pa yung malalakas na teams yung naglalaro. So, ibig sabihin yung malalakas na team, yun yung maraming fans. Doon pa lang natin mapapatunayan na talagang nilalangaw nga tayo. Yun yung nagpapatunay na kailangan nating sumabay sa mga ganyan. Kasi, para na rin sa atin. Kasi kung PBA, wala tayo ibang choice eh. Kailangan talagang haluan ng pro. Kailangan talagang haluan ng pro. At saka collegiate amateur players yung ating national team para magtagumpay, kagaya sa ano, iba yung ibang national teams. Meron si, di ba si Ricky Rubio? O ilang taon lang si Ricky Rubio nung naglaro siya sa senior team ng Spain national team. 18 years old si Ricky Rubio. So dapat may ganun. Combination ng pro at saka amateur para meron tayong pipeline yung sa national team. At saka dapat meron tayong grassroots level din para hindi tayo mahirapan. So yun lang po.